Queens is a former martial artist who earned her black belt at 12 years old. Now 24, this fashion model and singer has raised funds for various charities through benefit concerts held in her country and abroad, Philippines. Shown our gratitude for our sponsors and we thank all the candidates. Pero hindi pa po tapos ang laman. We still have the top three and we are going to choose our queen, our first ever queen, Miss Lovely Universe 2022. This is history. We are making history. First queen, and then next year she will come back to turn over the crown for another winner. Are you ready? Ladies and gentlemen, moving on to our top three Q&A so that we can choose our first ever queen of Miss Lovely Universe 2022. They will answer one final question and then their scores will be going back to zero. So our criteria for judging in their answers is this: 40% for their voice and confidence, 60% is for their wit and sincerity in answering the question to be asked by our judges, 40% for voice and confidence, and 60% for wit and sincerity in answering their questions. Okay, ladies and gentlemen, let's welcome our top three, Miss Tactful Toppings, Miss Gregarious Inday Bibi, and Miss Vivacious Mayang. Hello, ladies. Hello, top three. Congratulations. Tactful Toppings. Since Miss Vivacious Mayang, you got the highest score in our preliminaries, you got the privilege to choose your number from 1 to 3. I'll choose number 2, please. Okay. Thank you. Question number 2 is going to be asked by Miss Celeste Anguay of Serene's Journey. Hello, Vivacious Mayang. Are you ready? Yes. You look gorgeous today. So this is your question, Mayang. Bilang isang contestant ng beauty pageant, ano ang pinakamahalagang payo mo sa mga batang nangangarap na maging beauty queens? Uulitin ko yung tanong. Bilang isang contestant ng beauty pageant, ano ang pinakamahalagang payo mo sa mga batang nangangarap na maging beauty queens? Thank you for the question, Miss Silas. So, for me, para sa akin, may papayo ko sa mga batang nanonood na nangangarap bilang isang maging Miss Universe. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Parang gaya ko na nandito ako sa inyong harap na nagpapatunay na naniniwala ko sa aking sarili na kaya ko to at nandito ako habang para lumaban sa Miss Universe Lovely Sisters. So, sa mga batang nanonood dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil lahat ng iyong pangarap ay ikaw lang at ikaw lang. Ang sarili mo lang ang iyong nakakaalam sa lahat ng iyong tapak sa buhay. Thank you. Thank you for your confident answer, Miss Vivacious Mayang. Aries Inday Bibi, please choose from numbers 2 and 3. Numbers 1 and 3, rather. I choose number 3.
Okay. Question number three is going to be asked by Sir Braveheart. Here is my question. Ano ang pinakamahirap na karanasan mo pero nag-iwan ng pinakamatinding aral sa buhay mo? Again, ulitin ko. Ano ang pinakamahirap na karanasan mo pero nag-iwan ng pinakamatinding aral sa buhay mo? Thank you. Yung bata pa ako, 12 years old, nagkasakit ako talagang sobra. Yung malapit na, muntik na talaga akong na-deadwood. Siyempre, siguro sa kahirapan namin, hindi ako may pa-doktor ng nanay ko. Kaya, yung parang hindi ako doon. Kailangan tayong mga magulang alagaan natin ng mabuti yung anak namin para hindi tumating yung araw na yung mawawalanan sila sa amin, hindi natin pagsisihan. May pagamot natin sila kasi meron na yung doctor na yung mga sa kanila. At saka dapat talaga na i-teach natin sa kanila, kumain ng healthy foods. Tsaka mag-alagaan yung sarili na yun. Yun ang hindi ko talaga makalimot ng karanasan sa buhay na yung grabe yung sakit na dumapo sa amin. Yun lang, and thank you. Okay. You are going to answer question number one, that is to be asked. Hello, Taco Toppings. Hi, Marcellus. How are you, Tops? I'm doing good. Even though I feel nervous. Okay, Tops, this is your question. Bilang isang vlogger or YouTuber, marami tayong na-inspire o napasaya, at the same time, meron naman tayong tinatawag na mga bashers. So para sa iyo, what is the best way to handle bashers or negativity in social media? O ulitin ko yung tanong, Tops. Bilang isang vlogger or YouTuber, marami tayong na-inspire o napasaya, at the same time, meron naman tayong tinatawag na mga bashers. Para sa iyo, what is the best way to handle bashers or negativity in social media? Thank you so much for the challenging question, Ma'am Celeste Aguay, aka Siren's Journey. And for me, lahat naman tayo may kanya-kanya tayong what do you call that? Yung may kanya-kanya tayong paraan kung paano natin palaguin yung ating YouTube channel. At saka, kailangan natin maging friendly sa mga kaibigan natin at sa mga kasamahan natin, mga small YouTubers, para magkaroon tayo ng maraming kaibigan. At saka, patuloy natin yung magandang ginagawa natin para maka-inspire pa tayo sa ibang mga YouTubers din. At saka, yung mga bashers natin, hindi yan mawawala, guys, kasi hindi naman lahat ng tao nakakagusto sa iyo eh. Kasi yung iba, may iba silang way, tapos ikaw, may iba kang way. Tapos, yung iba kasi, guys, kadalasan, may maiinggit talaga, hindi mawawalang may maiinggit sa iyo. Kasi kahit na maganda yung ginagawa mo, may mabuti kang intensyon doon sa mga ginagawa mo para sa ibang tao, hindi pa rin mawawala ng mga bashers. Kahit yung mga artista nga, guys, magaganda na nga yung mga ginagawa nila, hindi pa rin mawawala na may magbabash sa kanila. Kasi ang tao, guys, hindi talaga mawawala yung inggit sa tao. Bihira lang tayo ngayon ang mga tao, guys, na hindi maiinggit sa kapwa nila. Okay, thank you very much for that very tactful answer from Tactful Topping. Okay, this is it for our moment of truth. The second runner-up for Miss Lovely Universe 2022 is, congratulations to Miss Tactful Toppings!
Miss Taku Topic is our second runner-up for Miss Lovely Universe 2022. Congratulations! That is her final jump. Our second runner-up for Miss Lovely Universe 2022. Let's put our hands together for Miss Gregarious Inday Bibi. Thank you, Miss Gregarious Inday Bibi, our first runner-up for Miss Lovely Universe 2022. I know you have guessed who is our first ever Miss Lovely Universe 2022. She is none other than Miss Vivacious Mayang. Congratulations! Congratulations! Our first ever Miss Lovely Universe 2022, Miss Vivacious Mayang. And congratulations for your runner-ups. Congratulations! The crown is yours. Our queen, Miss Vivacious Mayang, our first ever Miss Lovely Universe 2022. Today, you make history. Last speech, Maya. Yes. Thank you so much. Hello guys. It's me, Mayang, Vivacious Mayang Vlog. So, ang aking channel ay Mayang Vlog. So, thank you so much sa inyong mga suporta and especially to our birthday celebrant, lovely sister, Ashella Lemon. Happy birthday, Mom Shella Lemon. So, thank you so much, Mom Shella Lemon, dahil nagawa natin tong event na to. So, napakita na natin yung ating mga talent, ang ating talento sa bawat event ni Mom Shella Lemon. So, thank you so much sa mga bumuo dito sa ating event na to. And thank you very much din sa mga bumuo sa akin at sa mga sumuporta sa akin. So, kung wala kayo guys, ay hindi ako yung dito na nakatayo sa inyong lahat. At hindi pa ako yung Miss Lovely Universe. So, thank you very much sa inyong suporta. At sabi ko nga, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung natalo man yung ating mga ibang contestants, so, huwag kayong masasaktan dahil just for fun and we love each other. So, I love you all guys na lahat ng contestants. Mahal na mahal ko kayo. So, be kind, be generous, be humble. So, guys, thank you so much sa inyong lahat na nag-support sa Miss Lovely Universe in 2022. So, thank you so much sa inyong voting for me. So, mabuhay! Vivacious Mayang! Congrats! Kaya, grabe!
Thank you so much. Spoken like a real queen. Congratulations.